Okay, so yun po mga kababayan, magandang magandang gabi sa ating lahat. Welcome po muli dito sa channel natin na Joshua Corpus Vlog. Mga kababayan, nako katakot-takot po na mga batikos, mga reaksyon ng mga kapatid po natin, ng mga loyalista, kapatid po natin na solidong supporter ng mga Marcos mula pa kay Apo Lakay, kina First Lady Imelda Romualdez Marcos, daon na kina Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan, nakita po ninyo or napanood na po ninyo sigurado yung press con ni VP Sara Duterte. Ngayon, mga kababayan, sinabi ni Vice President Sara Duterte na nabanggit niya pa na kung saan pag hindi daw sa tinigilan, lalong-lalo na itong mga Marcos or nitong administrasyon, ipapahukay niya daw itong si Apo Lakay. Ipapahukay niya sa libingan ng mga bayani and itatapon niya sa West Philippine Sea. Yun yung kataga na inilabas niya sa kanyang sariling bibig, mga kababayan. Ngayon, may kita po natin, ayan, pinapakita ko po sa inyo dito sa side po natin, ha, yung samot-saring mga reaksyon. Yung iba pa nga halos pagmumurahin na itong si Vice President Sara Duterte. Alam po natin itong mga loyalista, itong mga taga-supporter na o taga-suporta ng mga Marcos, italagang nasaktan. Hindi po nila matanggap yung sinabi ni Vice President Sara Duterte. Mga kababayan, mantakin ninyo, kahit na anong paniniwala kasi, kahit na ikaw ay Katoliko, ikaw ay Kristiyano, Protestante, ikaw ay Pentecostal, ikaw ay Islam, o kahit na anong paniniwala, anong relihiyon ang kinabibilangan po natin. Mga kababayan, pag dumating na po sa punto o pag dumating na sa discussion or argumento or usapin tungkol po sa mga kababayan natin, lalong-lalo na kamag-anak po natin, 'di ba? Malapit po sa puso natin na sumakabilang buhay na. Mga kababayan, mabanggit na ganun. Siyempre, ikaw po ay masasaktan. Manggagalaiti ka. Lalong-lalo na itong mga loyalista. Alam niyo po, yung mga lehitimo or mga original na mga loyalista, yung mga anak po nila, yung next generation po nila, mga kababayan, nung mga original po na talagang nakasuporta kay Apo Lakay, itong mga friends of Imelda Romualdez Marcos, yan po yung mga lehitimo na mga loyalista, galit na galit, mga kababayan, kasi nakita po nila or narinig po nila ang isang pambabalahura, isang pambabastos na hindi po katanggap-tanggap para sa kanila. Hindi po nila matanggap yung pambabastos na ginawa na yan. And hindi po nila ina-expect na manggagaling pa sa akala po nila last election kasi katandem ni Pangulong Bongbong Marcos, ni PBBM, running mate. BBM as president, tapos siya, si Mayor Sara as vice president. Pareha silang nanalo. Nagulat po sila. Kasi dinami-dami po ng nakatunggali po nila, nakalaban nila last election, doon pa sa mismong katandem, narinig yung ganitong kataga. Di ba? Talagang hindi po katanggap-tanggap. Kaya siguro sa akin, sa ano ko rin, mga kababayan, nung pinos ko po ito, yung pinos ko yan, di ba, ang sabi ko, ito, yan ako, hanapin ko yung pinaka-original ko na post, mga kababayan. Sinabi ko po dyan na kumbaga nananahimik na si Apo Lakay. Huwag nyo na po siyang idamay. Kasi napakahaba po ng argumento. Napakahaba ng mga usapin, ng mga debate, mga kababayan. Na kung saan, yung pagpapalibing pa lang kay Apo Lakay, mula po dun sa Ilocos Norte. And syempre, yung pagpapalibing po na karapat-dapat naman sa kanya bilang isang dating pangulo, dating leader po ng bansa po natin, and nagsilbi rin po yan bilang isang sundalo, karapat-dapat naman po siya na malibing sa libingan ng mga bayani.
eh talagang antindi, pambabastos po yun, di ba, para sa kanila. Kaya nga po, antindi ng debate na yan, kahit yung mga Dilawan, yung mga Baka Aquino, mga kababayan, yung Liberal Party, eh talagang grabe yung oposisyon pagdating po sa usapin ng pagpapalibing sa libingan ng mga bayani. Kaya Apo Lakay, di ba? Then, ito, mantakin po ninyo for how many years, ilang dekada po yung mga Marcos. Panahon po na, ang pinaka ano natin na talagang kalaban nila or katunggali po nila pagdating sa politika ay mga Aquino. Di ba? Mga kababayan, wala po tayong nakita or narinig for the record na itong mga Marcos, the moment na nakaupo sa pwesto itong si, for example, PBBM, eh wala po tayong narinig na yung puntod or yung tawag, tama, yung libingan nitong si Cory tsaka nitong si Ninoy eh ipapahukay niya. Wala tayong narinig na ganung ano, ganung statement, mga kababayan, which is sa pagkakarinig pa nga natin sa mga nagkwento na in fact nagpakita pa po ng pakikiramay itong si PBBM sa mga Aquino. Lalong-lalo ng panahon po na nawala na si Cory, mga kababayan. So talagang may respeto. Kumbaga meron pong iba yung breeding nitong si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya yan grabe. Ito yung sa side ko. Yan po yung mga comment nyo, yung mga reactions po ninyo. Kasi nag-post po ako kaninang hapon. Nung makita ko yung statement na yan ni VP Sara Duterte, marinig po natin, napanood din po natin, di ba yung mga quote cards, pinost po natin, mga kababayan. Yan yung sinasabi. Yan yung reaction. Yan po, hindi po namin kayo pwedeng diktahan. Hindi po namin kayo pwedeng pigilan dyan sa inyong reaction kasi opinion nyo po yan. Talagang siguro at first, na nakita nyo, narinig nyo, napanood nyo, talagang nanggagalaiti po kayo. Lalong-lalo na itong mga loyalista. Na ang tagal ng panahon po ninyo, kayong mga litimo na loyalista, ang taas po ng respeto ko po sa inyo. Na sa tagal ng panahon na hinintay po ninyo na makabalik ang mga Marcos sa posisyon. Ako, hindi ko na masabing loyalista ako kasi mga kababayan, pinanganak ako 1992 na. Diba? 1992 ako pinanganak, di ko na abutan si Apo Lakay. Then, right now, hindi na present yung mga lolo't lola ko. Kaya hindi ko sila matatanong. Pero may mga, yung mga, tawag nito, yung mga tito-tita ko, came from Pangasinan, talagang mga loyalista, mga kababayan. Supporter po ng mga Marcos, mga kababayan. So, kung ano natin, talagang hindi po natin na pwedeng diktahan ang tao. Yan po ang reaction po ninyo. Talagang nagpapakita lamang po ito ng pagkadismaya po ninyo sa naging statement din ni VP Sara. Diba? Ang sa akin nga, sabi ko, sana respetuhin na lang. Huwag na lang, huwag na bastusin si Apo Lakay. Kumbaga, huwag na siyang idamay. Nananahimik na eh. Diba? Kaya nga sa ano natin, pag may sumakabilang buhay tayo na kamag-anak or kakilala, may he or she rest in peace na, di ba? Hayaan na po natin sila sa ibang dimension, di ba? Na kinaruroonan po nila. Hayaan na po natin sila sa piling po ng may kapal. Huwag na po natin sila idamay anumang issue na meron po tayo dito sa lupa, tayong mga nabubuhay na tao. Di ba? Hayaan na po natin sila. So, once again, this is Joshua Corpus Vlog. Gusto ko lamang po ipakita sa inyo kung ano rin po ang reaksyon ng mga kababayan natin na yan. Di ba? Regarding this issue. So, once again, maraming salamat mga kababayan and God bless po sa ating lahat.